for our second hot copy. Alliance of Health Workers President Robert Mendoza joins us this morning. Good morning to you, Robert. Yes, good morning, Ma'am Karen, and sa lahat ng ating mga televiewers na nanonood po ng ating programa ngayong umaga po. All right. What do you make of President Marcos Jr. giving the okay to the recommendation of Tourism Secretary Cristina Frasco to make the wearing of face masks voluntary indoors? Alam po ano, Ma'am Karen, ano, una, no, parang inappropriate naman yung ating Secretary ng Tourism magsasabi ng ganyan. At dapat nga eh, magagaling po ito sa ating Secretary of Health o sa Department of Health. Tayo naman ay tutol tayo dyan dahil yung optional na pagtanggal ng mas sa ano sa indoors ano dahil alam natin na mayroong mga impending na mga bagong variant ng Omicron ano nandiyan yung XBC, XBB at marami na mayroon na pong limang namatay dito sa XBC kaya tayo sana hindi padalos-dalos sana ang ating pagsasabi ng ganyan dahil alam natin na kung mayroon lang free mass testing ano Ma'am Karen ano siguro hindi lang ito ang datos na nakukuha natin. Siguro mga triple pa ang total ng mga cases ng ating COVID-19. Kaya nakakalungkot siguro na ganun din ang gawin kagad natin dito sa ating mga indoor na mga activities na magtanggal ng voluntarily yung ating mga mask. Okay. But Robert, I mean, let's move on a bit from this. The whole world has opened up. I mean, that's a fact, right? So, yes, I don't know of many countries that still do as much free testing as it used to because they're in the premise that COVID is here to stay, right? So what we are doing really is pushing for more vaccinations, more boosters. Ang tanong ko, hindi naman, kumbaga, voluntaryo naman. So kung gusto mo magsuot ng mask indoors, pwede ka magsuot. Pero ano, Ma'am Karen, ano, sana hindi natin ikumpara yung ating bansa sa ibang bansa kasi sa ibang bansa, available yung mga antiviral nilang mga gamot at iba pang mga fasilidad na kayang-kaya nilang i-accommodate yung ating mga pasyente, ano, ating mga mamaya. Dito kasi sa atin, once na magkaroon na naman ng surge, imagine yung last time, last year, no, na talagang dumami, hirap na hirap yung ating mga health workers, talagang pagod na pagod dahil wala nga po talaga ng ating manpower sa given the fact na wala pa nga yung ating pandemya, ay talagang malala na yung ating understaffing. So talagang kahit sinasabi kasi na voluntary lang ito, pero kung mayroon pong executive order galing sa Presidente, possible, alam mo naman ang Pilipino natin, kahit nga walang ganun, automatic, nagtatanggal talaga. So sana dahan-dahanin natin kung ang ating mamamayan, kung talagang for health reason din po ano sana ako nga kahit ano nasa kahit sa bahay po pag may time ano nagsusuot pa rin ako ng face mask for health reasons ano at saka sa labas syempre para din yung hindi ka palik ka mukha makamoy ng mga usok so dapat but ganun. It's not telling you not to wear the face mask, it's just saying if you don't want to you don't have to. In other words, it's not punitive, there's no penalty because there are people, for example, that don't want to wear face masks anymore. Nasa kanila na po yun kung talagang gusto nila ng ganyan. Pero kami sa kalusugan o sa health ano, ay talagang kailangan pa rin talaga magsuot ng face mask kasi hindi mo alam kung yung katabi mo ay positibo ba o kahit inuubo-ubo lang yan. Pero wala namang RT-PCR or walang antigen test. So possible baka mahawag po kayo. Oo. But then right now, face mask would still be mandatory in medical facilities, in I know certain parts, for example, in public transportation, and also in any area, medical transportation, it's still mandatory. Yes po, marami pa rin ano, dahil nga sa mga iba't ibang mga facilities, meron pa rin mga nakalagay po ano, na talagang obligado tayong pagpapasok natin, dapat may face mask pa rin. Pero kung mayroong AO, possible baka tanggalin na nila yan kasi alam natin na
galing yan sa presidente na pero parang yung EO naman, hindi ito yung coverage. The coverage of the EO will only be indoors. It doesn't include public transport, medical facilities like hospitals. Ika nga, hindi yun kasali. Ang indoors would be, for example, you enter a store, you enter a restaurant, you enter the mall. Yun ang, that's the easing indoors. So what do you make of that? Eh, let's face it, eh, kumakain naman ang tao sa mall. Sa fast food, pagkakain ka, you remove your mask. Tama po yun, ano, kasi pag kumakain ka, dapat tanggalin talaga kasi yun. So, yes, yun siguro, obviously. Opo, yun sana ang ano lang, pwede naman magsuot din ng mask, pero during the time na meron kang ginagawa o kakain ka, doon lang dapat pagbari para to prevent further spread ng ano na ating virus dito. Okay, so let's talk about a more pressing issue for the Alliance for Health Workers. You have former PNP Chief Kaskolan, who was appointed as KELF Undersecretary, and the AHW has issued a statement. Na naniniwala kayo this appointment by President Marcos Jr., and I quote your statement, shows, is it correct, his lack of concern for health workers. Why is that? Tama po, ano, Ma'am Karen, talagang nag-uukos tayo dyan kasi tingnan muna natin yung mandate ng Department of Health, ano, nakalagay, ensuring the provision of quality health services that every Filipino deserves and in upholding the quality of life, respect for human dignity, and protect the health and safety of the health workers and the Filipino people. Pero bakit tayo nag-appoint, Ma'am Karen, dito sa nauna sa double barrel at saka upland bukhang na ang daming pinatay at maraming mga innocent yung pinatay dito. So, kabaliktaran siya doon sa ano ta doon sa sinasabi ng mandate ng Department of Health na dapat mayroong respeto doon sa human dignity and then yung quality of life ina-uphold niya. So, kaya yun, isa yun sa mga inano talaga natin na dapat hindi talaga siya ang i-appoint dahil alam naman natin na maraming medical practitioners, mga health professionals na qualified para sa posisyon na ito. Mm-mm. All right. I spoke yesterday with former Health Secretary Janet Garin and she justified the appointment by saying problema rin sa health daw, for example, in terms of personnel wanting to implement projects, coordination with local government units, and posible daw na makatulong si General Kaskolan sa ganitong paraan dahil dati siyang PNP chief, someone from the military, she claims could ease, you know, the problems that some officials of the health department face when they need to implement certain projects. Alam mo, Ma'am Karen, ang ating healthcare system ay devolved po, no? At kahit nandiyan siya, kasi kahit nga yung mga secretary of health natin dati, nag-implement ang mga programa ng Department of Health, once na devolved ang ating healthcare system, kahit ano pa ang kapatupad mo sa central office doon sa lower ground, doon sa ating mga LGUs, kung ayaw ng ating mga local chief executive yung mga programa ng Department of Health, hindi rin tayo makakapag-impose ng ganyan. Mm. Kasi there are local chief executive na priority nila yung infrastructures at hindi kalusugan. So wala ka rin magagawa dyan unless na magkaroon talaga ng batas for renationalization, ibalik sa national talaga ang ating mga health workers, ang ating health facilities at pamamahala ng healthcare system natin. Mm-hmm. Kaya mas maganda yung ganyan, magkaroon ng renationalization para automatic yung mga nasa LGUs, hindi na papakialaman ng ating mga local chief executive. Mm-mm. So you believe that his appointment won't help the cause of health workers or even the DOH as a whole? Yes po, Ma'am Karen. At alam natin, magkakaroon din yan ng demoralization among the USEC, the ASIC sa loob ng ating Department of Health kasi hindi natin alam kung saan siya ilalagay. At meron na tayong mga OIC dyan as USEC at sila rin yung mga qualified din. Sa mga qualified na pwedeng ilagay na dyan, i-promote na as USEC. Mm. Yeah. Robert, what do you make of the fact that military officials are being appointed? I mean, this has happened even in the past administration in posts that could be occupied by qualified civilians, frankly, or qualified professionals. They don't have to come from the military. This is not the first time that you have a military officer that's been appointed to a post that can be occupied by a qualified
professional who isn't a member of the PNP or the military? Actually po, Ma'am Karen, ano, this is the first time na sa loob ng Department of Health mayroong talagang in-appoint na retired general sa loob ng Department of Health. Kaya nakakatakot po kasi the fact na mayroon silang mga uplantukhang at kami yung mga health workers na kung hindi man binibigay yung aming mga benepisyo ano, at ginagawa namin, nagkakaroon kami ng mga protest rally, possible baka kami na yung susunod na tutukhangin. Kaya nakakatakot na nanya dyan. At sana yung may background talaga ng health or medicine para alam niya kung paano ayusin yung Department of Health. At the same time, marami naman din tayo diyan hindi mga doctors ano, nandiyan yung mga CPA, attorney, nandiyan, pero mayroon silang background ng health. So, nagkaroon sila ng Master in Public Health at malaki naman ang kanilang naiambag din sa ngayon. Lalo na yung mga nasa OIC ngayon sa Department of Health. Ang sabi ni former Health Secretary Congresswoman Garin kahapon, sabi niya ito no, sa Head Start, eh Karen, hindi natin alam, posibleng walang nag-apply. Or posibleng the president offered some people and they declined. Ang hirap din daw makahanap ng tao. What about that particular argument? Alam po natin kasi yung mga, kunyari, appoint us, Yusek, ano, and then Secretary of Health, parang natatakot din silang applyan yan dahil after kasi 6 years. Kasi daw kinakasuhan. Kumbaga kapag that's what she said and when you think about it, just to be fair to Congresswoman Garin, she says that the difficult part if you're a doctor, like for example, that's why our famous doctors just want to be consultants in the DOH is because if you are in the DOH, you've given up your career, tapos kinakasuhan ka pa. A lot of them are facing cases left and right. Tapos she claims that some of the officials of the DOH that are very good, just because they've been involved in the Dengvaxia controversy, to which she claims walang kasalanan, eh hindi daw ma-promote. Ito po yung ano talaga kasi part yan ng ating civil service law ano, na talagang kung mayroon kang mga pending cases, so that's... talagang hindi ka talaga mapopromote agad. Pero ito yung ano, Ma'am Karen, ano na talagang kung ikaw mayroon kang bukas na puso para magserbisyo sa ating mga mamayan, ito yung dapat sa isa sa mga qualification ng ating mga namumuno dyan sa Department of Health. Kasi ang worry kasi ng ibang mga doctors kasi after six years, pag natapos yung presidente, mawawala na rin sila mga co-terminus. So, umang problema na naman sila kung sana naman ako, babalik na naman ako sa private practice. In fact, nakapagbuo na ako ng mga pasyente ko, mayroon ako. Kaya yun ang worry din sa iba ko. Okay. Now, what do you make of the fact that an undersecretary has been appointed, one coming from the military, but then you have the health secretary still at an OIC status until today? Yeah. Yan din ang mahirap po ano kasi ayan ang ating bagong Yusek ano si Kaskulan ano ay isang chief PNP ano tapos may OIC tayo si Yusek Verhere. Syempre alam mo naman yung bilang retired general yung command ng mga kanyang gagawin is syempre ang mga Yusek dyan is parang susunod din sa kanyang command kasi para siya yung bate sa kanyang background ay siya yung chief PNP. At mas maganda po sana na talagang ngayon pa lang ay talagang mag-appoint na si President Bongbong Marcos for a secretary na competent talaga at kayang merong puso para mag-servisyo para doon sa pamilya. Does the Alliance of Health Workers support if Yusek Rosario Verhere is appointed? Do you support that? Kami, ano, Ma'am Karen, alam natin yung background ni Yusek Verhere ano, sa panahon ni Secretary Duque. Ano. So, siya yung taga-depensa doon sa mga allegations kay Secretary Duque. Ano. So, hindi rin natin siya pwedeng i-recommend for a secretary. So, ayaw nyo yes, si Rosario Verhere? Ayaw po namin dyan sa kanya. Meron ba kayong rekomendasyon kay Pangulo so far, Marcos Jr.? Do you have a list? So far, ano, Ma'am Karen, basta kami, nag-ano lang kami na nawagan kami kay President Bongbong Marcos na once na mayroon siyang i-appoint, dapat
yung chief ng Department of Health is determined to protect and defend the health workers against discrimination, intimidation, and violence, including cases of red tagging and killings. One who values the justice of the health workers call for a salary increase, better benefits, and humane working condition. A DOH chief that will prioritize the people's health more than anything. Mm. Ito yung aking panawagan talaga. Okay. All right. Well, I don't have enough time, but I wanted to ask you, the DBM recently announced that it released $1 billion to the Department of Health to cover the special risk allowances na na-delay. Natanggap na ba ito ng mga health workers? I know kulang ito sa talagang, kulang pa ito eh, sa SRA na kailangan tanggapin. Pero was this distributed already? Yes, kahapon ano, Ma'am Karen, nagkaroon kami ng Zoom meeting with the LGUs at saka mga nasa rehiyon. Ano, karamihan ay hindi pa po natatanggap kasi yung 1.04, 05 billion na in-release for special risk allowance covering from September 2020 to June 2021 ay para ito sa 55,000 na mga health workers. So far, wala pa rin pong natatanggap ang mga health workers natin, lalong-lalo na yung ating mga PHW na nasa birth po sila. Kaya maraming complaint po kahapon na narinig natin from different regions, LGUs, hindi pa po natatanggap yung iba po. All right. On that note, Ginoong Robert Mendoza of the Alliance for Health Workers, thank you for joining me today, sir. Mag-ingat po kayo and God bless you. Maraming salamat, Ma'am Karen. Ingat din po.